萨卡利巴阿萨西巴布尼罕耶耶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 耶当生大大无安不离能安一路安阿布里萨卡伊达阿萨塞巴布里汉约斯南达哈阿布萨卡伊达阿萨塞巴布里汉May you're not locked back, I remember. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Ang ating banal na misa, Sagradong Eukaristiya ay pagunita kay San Antonio de Padua, doktor ng simbahan. At tayo lumalapit lagi kay San Antonio tuwing may nawawalang bagay tayo. Nawa, sa mga pagkakataon nawawala tayo sa landas, tutulungan tayo ni San Antonio upang mahanap, makita ang daan na itinuro sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawan tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Elias kay Akab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utosan. "Ulitin mong makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utosan, "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap,
at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Akab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinaisahan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng kuwarahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupain, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidili. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Bagong utos ang Kristo, magibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga iskrib at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy sa impyerno. Kaya kung naghahandog ka ng sa Diyos ng, at naalala mo, na may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo,
Hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang pusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Binibilang ko na lang po ang aking mga araw na mananatili dito sa simbahan ng Quiapo upang malapit ang isang guni sa Poong Senyor ang mga mahalagang nilalaman ng aking puso ngayon at bukas, sapagkat bukas ay babalik na po ako sa misyon. Napakabilis na po ng panahon at inanamnam ko, pinapanatili ko, nagpapasalamat ako, tinatanaw ko ang utang na loob, meron akong malalim na apresasyon sapagkat may mga sandali na hindi tatagal katulad ng paglapit sa Poong Senyor. Tsak na sa Sabado, ay wala na po ako. Papunta na po ako sa ibang bansa sa misyon. Opo, masusubaybay ko po ang Senyor sa pamamagitan misang online, pero iba ang online na misa kaysa ako mismo nagmimisa at nakikita ko, nagbibigay pugay ako, humingi ako ng kapatawaran, at humingi ako ng tulong sa Poong Senyor. Sige po, personal na malaganap, may personal tayong paglapit sa Kanya. Ang aking tungkulin, mga pagbasa, unang pagbasa, unang hari, Propeta Elias, ang mensahero ng Diyos. Ginaganap lamang niya ang kanyang tungkulin bagamat mahirap at publiko at kailangan matapang ka sapagkat makakaharap mo yung hari. Lahat ay natatakot sa hari. Hari yan. Kung hindi ka nagusto ng hari, baka may masamang mangyari sa iyo. Sapagkat hinahayag niya, minsan kukontrahin ng Diyos ang gusto ng hari. At yung hari ay magagalit at ikaw ang tagapagsalita. Kaya hindi po biro ang magdala ng mensahe ng Diyos, lalong-lalo na sa mga nakakataas. Pero buong tapang, buong tapat, buong loob niya sa paggawa ng kanyang tungkulin bilang propeta. Gayun din ang katapangan na hiningi sa atin sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo. Hindi lang katapatan, kung hindi tunay na kabanalan. Huwag po tayong panlabas. Huwag po ito'y pakitan tao, yung exterior. Nakikita ng Poong Senyor ang niloloob mo. Huwag po tayong magkungwari. Huwag po tayong magpanggap. Sino niloloko natin? Ang maluloko mo ba yung Diyos? Sinabi, kung ang kabanalan mo ay katulad ng kabanalan ng mga pariseyong mapagkungwari, hinding-hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Sapagkat hindi totoo. Peke, artificial, plastic. Yan ang ating mga kataga. Plastic pala itong handog mo No, hindi totoo. Akala ko tunay. Yung pala kung hinawakan mo, inamoy mo, hindi pala tunay. Upang mapabilang tayo, dalisay, inosente, presko, autentiko, totoo. Kung yan ang batayan mo, yan din ang batayan ng Diyos. At sinasabi sa atin, mahalaga ang kaugnayan natin sa kapwa. Hindi lang ito, meron ka mga tungkuling reliyoso, pero marami kang kaaway, marami kang kagalit, marami may sama ng loob sa iyo. Kung binabanggit ang pangalan mo, hindi nila naisip na ang kabutihan, kung hindi yung masakit, mahapdi,
yung pakikipagnayan na hindi tao sa tao kalaban. Sabi ng Panginoon, bago ka maghandog, bago ka lumuhod, bago ka pumasok ng simbahan, makipagkasunduan ka sa kapwa mong nasaktan o may sama ng loob sa iyo. Sapagkat tayo'y magkakapatid, mahalaga po yan. Mabalik ako kay San Antonio. Papasalamat ako kay San Antonio de Padua. Matanda na po ko. Maraming mga pagkakataon. Nasaan ba? Nakakalimot na rin ako. Nasaan ba yan? Ako. Upang hindi tumagal ang ating paghahanap sa mga nawawalang bagay. Marami akong kwento, pero tinutulungan ako si San Antonio. Ako, at palagay ko, kayo at marami pang mga tao. Ang mahalaga, huwag po tayong mawala. Okay lang kung mawala mga bagay-bagay, huwag lang mawala ang ating kaluluwa. Huwag pong mawala ang ating sarili. Huwag pong mawala sa Diyos ang ating mga mahal sa buhay. At milagroso po si San Antonio. Lumapit tayo sa kanya. Alam niyo po sa misyon, malungkot ako doon. Hindi ko ito nagawa pa. Matagal na po kumpare. Yung debosyon na 13 Martes bago ang kapistahan ni San Antonio. Ewan ko kung alam niyo yung debosyon. Mahirap eh kasi 13 susubaybayan mo eh. Talo pa yung ating siyam na sunod-sunod na unang Biyernes. Ito, 13 Martes. Sapagkat ang Martes kay San Antonio, kung meron tayong hinihiling, yan po ay inumungkahi ko po sa inyo. Sapagkat si San Antonio, kung hiling tayo ng milagro sa kanya, kailangan natin lahat ng mga milagro. Maniwala kayo mga kapatid. At malaking tulong po si San Antonio upang ang ating hinihingi, ating iniling, ating laging binibigkas, alam natin na mahirap, halos imposible, ay matupad sa pamamagitan ng kanyang intercession. Sa tulong ni Maria at ni San Jose at ni San Antonio de Padua, maging tunay, maging wagas, maging dalisay ang ating pamimintuho at pananampalataya sa ating pong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo, tayo mga nakaranas ng kanyang pagpapatawad. Tugon po natin, Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Yaong mga taong sumumpang manunungkulan para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi magparatang at maghimagsik, at sa halip ay kilalanin at supili ng kasalanan ng kanilang sariling mga puso. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa na nagkalayo o naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa, at kalugdang muli ang isa't isa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tayo naway hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagpakumbaba, natanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo ng mapayapa na kapiling ang ating kapwa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan.
Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso at ipaubaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ang anumang uri ng pagkakahiwalay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lang. Anay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at anak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng hayo'y matiba bilang isa sa bayanan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, kaming mga gumaganap sa paghahain ito, ay puspusin nawa ng kaloob ng Espiritu Santo sa kaliwanagan ng pananampalatayang lubusang sumikat kay San Antonio para sa kadakilaan mo at ay mahayag sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayon si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging masahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay magpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Banya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na hinahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Naibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhi ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa intinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaysa ng apostol San Antonio de Padua, ni San Juan Bautista at lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintul sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungin mong aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Cordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa pananampari o lay minister. Sumunod po tayo. God, I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord. For you are my life.
Jesus, in this night of exile, stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the forest that sustains me, thy name, joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me. I am the joy of my heart. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Andog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagkapalista o pagkapatala ay sa June 18, 2024, Martes. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng ating Misa Nobenario para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula sa June 15 hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng pagdarasa ng nobena ay sa ganap na alas 11:45 ng umaga. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. Ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Pinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan ng grupo ng ating simbahan, ng ating karakol ay gaganapin sa ika-3 ng hapon sa likod at iikot sa paligid ng simbahan at ang maringala prosesyon ay sa ganap na ika-4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawang ito ng ating kapistahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig
pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbubunsod ng parangal ni San Antonio upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamtam naming iyong mga idinulot sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyo mga panalangin at pagtanggap sa akin. Matatapos na po yung aking bakasyon at dito at nagbakasyon po ako, kapiling po ninyo at isang malaking honor sa akin upang magmisa, magsimba, magmisa para sa inyo sa ating pong Jesus Nazareno. Hinihiling ko po na ipagdasal po ninyo ang aking komunidad na ipinagkaloob sa atin, sa akin ang pong Jesus Nazareno, ang St. Mary's Catholic Church sa Dawson City sa Yukon, Canada. Ito po ay upang maging isang komunidad ng pananampalataya at maging matibay sa pagmamahal sa ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po rin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipigok namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kang kami. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inilalat ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, inilalat ka namin.